Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all sing a word. Savannah. Okay, good afternoon everyone. Hello po, narinig niyo pa po ako? Opo, ma'am. Yes po. Okay. In a few minutes, we're about to start the program. But then again, yung Opo. Ating speaker, inaantay pa po natin. So, konting antay na lang po. Okay po. Thank you, Ma'am Grace. Continue with the music. Thank you so much. Thank you.
Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all sing a rose. Savannah. Okay, for some announcement from our hand washing coordinator, hand wash wins coordinator, Ma'am Mary Grace Sarmiento. She has some announcement in celebration with Global Hand Washing Day. Today is October 15, 2021. So via DepEd FB page live. So na may tema with the team, malinis na kamay para sa kinabukasan ng bayan. So, Ma'am Grace Sarmiento is inviting us to take a video or photos while you are washing your hands. Okay, so for documentation, kindly send your photos to your advisor. Okay, that would be all. Thank you. Okay, good afternoon once again. First, let me introduce myself. My name is BSCA Kalubay, a grade 4 teacher, and I'll be responsible for hosting this afternoon's activity. First,
I would like to welcome and greet our principal, Mrs. Charlene Ohomna, our speaker, Miss Mary Ann T. Raffles, master teachers, fellow teachers, parents, guardians, and students who are here with us this afternoon. Once again, a very good afternoon. Okay, welcome to Bangkal Elementary School 1 webinar on mental health. So in line with the celebration of the 2021 World Mental Health Day and National Mental Health Week with the theme Mental Health Care for All, let's make it a reality. Okay, so to formally start this webinar, I would like to invite everyone to please stand up for the singing of our nationalistic song and followed by an invocation. Okay, Ma'am Grace. Any record, Ma'am Grace? Dear God, thank you for allowing us today to meet and share our knowledge and time with one another virtually. Let the learnings help us confront the challenges of these trying times. Bless this activity, O Lord. Amen. Dear God. Okay. Thank you, Ma'am Grace, for that very beautiful presentation. And okay, now to formally start our webinar. All right. So now let us lend our ears. I am pleased to have you, Mrs. Charlene O. Ohomna, our acting principal, to deliver the opening remarks. Okay, let us give her a round of applause. To the teachers, to our resource speaker, parents, and smart pupils of Bangkal Elementary School 1, a blessed and fruitful afternoon to all of us. It is my pleasure to welcome you all to this webinar for our World Mental Health Day and National Mental Health Week with the theme Mental Health Care for All. Let's make it a reality. Mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act. It also helps determine how we handle stress, relate to others, and make choices.
Mental health is important at every stage of life, from childhood and adolescence through adulthood. We should take care of our mental health like we do with our physical well-being. We can control the things around us, but we can control the way we think, feel, and handle every situation we encounter. Let's know more about it as our speaker gives her expertise to deal with all the things happening in our lives, whether they are good or not. Let us enjoy, learn, and apply it in our everyday lives. Make this day better than yesterday, and tomorrow will be better than today. Once again, a blessed afternoon, and keep safe, everyone. Thank you. All right. Thank you, Ma'am Uhomna, for those wonderful remarks. And now, I would like to call our DRRM coordinator, Mrs. Rio Angela C. Paseño, to introduce our guest speaker. Thank you so much, Ma'am Kalubay. So, good afternoon, everyone. Malugod kong pinapakilala ang speaker natin ngayon. Siya ay isang batang bangkal, batang SIP, naging katekista sa mga paaralan sa Archdiocese ng Manila, nag-aral ng BS Marketing Management sa Kolehiyo San San Juan de Letran Intramuros, at nag-MS Educational Organizational Psychology sa De La Salle University DITAP, Manila, MA in Individual and Family Psychology and Counseling sa St. Scholastic College, Manila. Mayroon siyang 30 counseling practice, a crisis and intervention volunteer at trauma rehabilitation responder sa mga major national disaster areas, a teacher, educator, and formator. At lalong-lalo na, mayroong simpleng buhay pero makabuluhan, at yun po ay nagpapasalamat siya sa poong may kapal. Let's all welcome our resource speaker for today, Ms. Mary Ann T. Rapples. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Welcome to Bangkal One. Good afternoon po. Andito na ba tayong lahat? Is everyone here already? Yes, Ma'am Grace, mag-present ata si Ma'am ng presentation. I sent my presentation to the email of Ma'am Paseño. Okay, Ma'am Paseño will present the... For a while po, Ma'am. Opo, opo. Okay, so pa-shout out lang sa mga ano, sa lahat ng mga estudyante at saka mga magulang. Good afternoon. Hello, good afternoon. Naku, ang cute-cute ninyong lahat. Especially for the teachers. Hello, hi, hello, kamusta kayong lahat? Buulan ba dun sa inyo? Ako lang po, teacher. Mabuti naman. Ay, ang cute-cute nyo. I'm so happy to see all of you. Okay, habang hinihintay natin yung Ma'am Mary Ann, parang ano po, need ko po ng access. Access? Opo. Bakit humihingi ng permission? Opo. Humihingi ng permission. Ano ba tayo magbibigay ng access? Obsensya na. Okay, habang inaayos namin yung presentation, mga mahal naming mga estudyante at mga magulang, pwede bang humanap kayo ng mga masusulatan? Hanap kayo ng ano, ng papel, ballpen, lapis, notebook. Kasi magda-drawing kayo mamaya. Gusto niyo mag-drawing? Magda-drawing kayo tsaka magsusulat. Apa. Para ano
matandaan niyo yung ating pag-uusapan. Yes, po, ma'am. And they can also, ano, ma'am, ready their questions about mental health. Ah, yes, after yes. Your presentation, ma'am. Oh, oh. Well, okay. I suppose while we are waiting for the paano i-access to, pwede tayong magsimula sa mga tanong. Sige, tanong type na kayo ng mga tanong. Yes, you can type your questions dito sa ating chat box or you can raise hand, you can click the raise hand button. Then we'll acknowledge you and then you can unmute your microphone to ask question directly to our speaker this afternoon. Okay, and then while waiting, tayo ma'am sa ating naka-live din pala tayo sa ating barangay official page. Hello po, Cap Mario. Yes, our barangay captain and council, good afternoon. Good afternoon. Shout out sa mga estudyante ko. Grade 4 Nara, kaway-kaway. Kaway-kaway. Okay. Paramihan ng attendees. I want to see your beautiful faces. Yan. Wow, thank you sa ating supportive, Mrs. Gutlay. Inaan mo kami sa sleeveless. Okay. Ayan, thank you po. Yes, if you have questions, pakitype na lang sa ating chat box. Ayun. And then, ready na ang mga learning materials like the notebook, paper, or ball pen. Okay, kasi baka may pala pa-game si Miss Mary Ann. Alright. Okay. Pwede kayong mag-type dito sa ating chat box. Shout out. Okay. Baka may gusto mag-information number, ma'am? Yung mga students natin. Yes. Yeah. Okay. Okay, sino gusto mag-volunteer? May pa-TikTok po ba? Sige, mga bibo. Yes, mga bibo students. Yes. Siyempre. Let's have a very relaxed afternoon. Ayan, yung mga student natin. Sino gusto mag-volunteer? Pwede bang pa-sample ng isang tanong? Ang tungkol po ba saan, ma'am? Mental okay, health. Yes po. Ay, ma'am Hilet? Yes, ma'am. Good afternoon po. Questions. Good afternoon. Mental health, ma'am? Yes po. Question. Ma'am, itatakal ba dito po yung ano, about sa ano po, yung mga Down syndrome, mga ganun, ma'am? Ah, so special needs na children. Okay, sige. Ilista natin yan. Opo, ma'am. Ma'am, kasama anything po ba yung mga Yes, sorry. Kasama yung alin? Yung Down, mga yung may, ano po, may sakit po na Down syndrome. Kasama po dyan sa mental health or yung mga, ma'am, yung mga ano, katulad po yung mga suspect, something ganun po. Sige, sama natin, mapapag-usapan natin yan. Kung hindi man extensively, at least madadaanan natin siya. Ma'am, sige, salamat po. Thank you too. Anyone else? Yung mga wish kayo dyan na ma-include? Yes po, shout out, special mention, and hi to Ma'am BSC and the rest of the teachers here and speaker from Alan Yoshiyuki de la Cruz. Shout out, wow. Daddy Tyron. Okay. Pwede na mag-start.
Oops, oops. Oh. Okay, can you hear me? Apo. Loud and clear, ma'am. Okay. Can we already present the PowerPoint? I'll try to present it from my end. Ano muna, habang... Okay po, try niyo po. Oo, habang ano, mag-inhale, exhale nga tayo sa bahay. Alam niyo ba yung inhale? Hihinga ng malalim. Masaya po. Oh, sige, sige. Hinga kayo ng malalim. Inhale. 1, 2, 3. Hold. Exhale. 1, 2, 3. Very good. Inhale 5 times. Inhale 1. Then, exhale. Inhale 2. Exhale. Inhale 3. Exhale. Inhale 4. Exhale, inhale, 5. Exhale. Oh, galing. Oh, shake your shoulders. Gayahin niyo ako. Up sa tenga, then bagsak. Up, sabay, tapos bagsak. Yan. Very good, very good. Sige, ganyan-ganyan lang kayo. Okay, tapos head, neck rotation. Dahan-dahan habang humihinga. Pamparelax yan. Ayan. Sige. Inhale, exhale. So, ang topic natin sa araw na ito ay tungkol sa mental health. Paki-type nyo nga dyan sa inyong chat box. Ano bang naisip nyo pag sinabing mental? Ano bang naisip nyo pag sinabing mental? Yes, sino pong nag... Kindly click raise hand. The raise hand button. So that... Yes, Panila. Do you have question? Panila, you're raising your hand. Okay, kindly type dito sa ating chat box. Yes, about behavior po. Babasahin natin. Emotion, pag-iisip, behavior, pag-iisip, kalusugan sa kaisipan. About behavior po. Wow, so napaka-participative ng ating mga attendees this afternoon. Okay, thank you. Anong sagot? Yeah, yun na. Can you already see the sharing? Yes po, ma'am. Yes po. Oh, salamat naman sa Diyos at nakapasok na yung ating slides. Okay, so I will start mental health care for all. Pag sinabing for all, sana all. So, lahat ng gustong magkaroon ng mental health, itaas ang kamay. So let's make it a reality in our school. So first, I would like to thank those who invited me to be with you this afternoon. I just came from 2 other webinars and I'm very happy that we were able to fix the slight temporary concern with the technicalities. So the webinar is for the teachers, the parents, and the students of Bangkal Elementary School 1. Okay. So, nakikita niyo ba kung ano yung nasa screen? Can you describe it? Pa-raise daw ng hand. Opa. Sige. Opa. Ano ba nakikita niyo sa screen? Dalawang bata. Mga flowers po. Mm-hmm.
Very good. Ano pa? Masayang mga bata. Masayang mga bata. Masayang kapaligiran po. Ayun. Oh, ang galing talaga ng mga bata ng Bangkal. So you can see that there are flowers, may dalawang bata, masayang bata, okay. Maganda ang environment. But basically, yun ang mahalaga sa pag-uusapan natin ngayong hapon. Medyo i-discover natin ano ba ang mga paraan para magkaroon tayo ng magandang kaisipan. Okay? Mental kasi, pag sabi mental, di ba, yung ating utak, yung ating brain, di ba, mental. Pag sinabing dental, ano naman yun? Ngipin po. Oo, tama. Pag sinabing skeletal, ano man yun? Bones. Bones. Okay, okay. Pag sinabing genital, ano naman yun? Kasarian. Oh, yeah. Okay, sige. So, pag sinabing spiritual, ano naman yun? Niniwala sa Diyos. Okay, so, ang, tama, 100 kayo lahat, thumbs up. Pananali. Thumbs up. Yung mga parents niyo ba, sumasagot din kasama niyo? Yes, ma'am. Present ba sila? Present? Yes, ma'am. Ako, parent. Yay! Yeah. Oh, na kami, wala yung food. Opo. Pwede niyo bang, pwede niyo bang bigyan ng... Pwede niyo ba bigyan ng mahigpit na akap ang inyong parents at ang inyong anak? Kasi, wow, together, learning together. Thumbs up yan. Okay. So, pero ba kayong kasama ng mga daddy dyan? Ako lang po matend. Dibale, virtual hug para sa inyong lahat kung wala kayong kaakap ngayon. Virtual hug. Okay? Self-hug. Pwede rin yun. Okay. So, excited na ba kayong malaman ng laman ng ating pag-uusapan? Opo. Okay. Sige. Handa na tayo matuto, ha? Upo tayo ng matuwid para maganda yung ating skeletal system. Okay. Gusto niyo bang malaman kung gaano kalaki ang inyong utak? Opo. Okay. Itaas ang dalawang kamay. Taas nyo yung dalawang kamay nyo. Okay, gayahin nyo ako, ha? Oh. Kita nyo to? Gawin nyo. Ayan. Ganyan. Ganyan kalaki yung utak mo. Ganyan kalaki. Oo. Gusto niyo malaman gaano kalaki yung puso? Apo. Okay. Taas ang kamay. Isara. Ilagay sa kaliwang dibdib. Ganyan kalaki ang puso mo. Kasi laki ng kamay mo. Oh, yan. Alam niyo na. Ang utak naman natin, ito, ganyan. Kaya habang lumalaki kayo, lumalaki yung kamay niyo, di ba? Well, anyway. Sino sa inyo dito gusto maging doktor? Ako po, teacher. Ah, sino gusto maging teacher? Very good. Galing naman. Okay. So, yan. Okay. Pwede ninyo isulat ito. Okay? And for the parents and the teachers, probably you know this already. According to Proclamation Number 452, which was promulgated August 25, 1994, ang ikalawang linggo ng Oktubre ay ang pambansang pagdiriwang ng Pilipinas ang Mental Health Week. So itong panahon na to mula nung Lunes hanggang ngayon ay Mental Health Week. So binigyan talaga ng ating pamahalaan, binigyan ng ating bansa ng pagkakataon na mapag-ukulan ng pansin ang kalusugan ng kaisipan. Okay? Mental health. Okay? Katulad ng merong dental health, no?
kalusugan ng ngipin, merong skeletal health, kalusugan ng mga buto, genital health, katulad ng ating mga reproductive system, at saka lahat ng parts ng body, kailangan din ang isip ng ating brain, ng ating utak, kailangan siya rin ay malusog. Kaya ang tawag ay mental health. Okay? Ngayon, habang nakatingin kayo sa slide, pwede bang isulat ninyo ano ang paraan ninyo ng pag-aalaga ng inyong sarili? Care for yourself. Tapos, ano naman yung ginagawa nyo para mag-care sa iba? Okay? Sulat kayo muna, ha? Okay. Ano ang mga sagot? Pwede ba tayong humingi ng sample? Raise down ng hands. Si Yuri ba to? Yuri? Apo. Okay, Yuri. Care for yourself. Maari ka bang magbigay ng halimbawa ng how you take care of yourself? Apo. Always cut your nails and shower and also brush our teeth and hair po. Wow, very good. So, tama-tama dito. Sino pa? Okay. Ako pa. Okay, sige, isa-isa lang. Si teacher nga ang mag-call ng names niyo, please. Yes. Yes, answer. Okay, unahin natin. Ang nag-raise ng hand ay si mga estudyante ko ito, grade 4, Nara, shout out. Okay, Ethan, Panilag. Care for others po, pagtulong sa kapwa, sharing at saka caring po. Wow, sharing. Sample, paano paraan ka nagpapakita ng sharing at sharing caring? Sharing ng food at saka toys po. Oh, wow. Salamat naman. Anyone else? Tama, tama. Okay, next po ma'am, si Verdine. Arian Jane Verdine, kindly open your mic, anak. Kumain ng masustansyang pagkain. Care for yourself. Care for yourself. Magaling, magaling. Magaling. Salamat. Kumain ng junk food. Alright. Next, how about Cedric Kyle? Nag-CR po siya. Si Mami na lang. Care for ano po? For yourself? Hey, bilis. Ano? Hey, sige, care Mami. Ay, tanay. Say, ito, masaya mo. Think about. Think about.
Kala ko, think sabaw. Oh, sige. Thank you sa lahat. Palakpakan natin. Palakpakan. Thank you so much. Oh, galing-galing naman pala ng mga estudyante talaga. Okay. So, I would like to encourage parents and teachers and students to everyday log in how you take care of yourself and how you take care of others. Kasi you don't really have to go big, you know, like you don't have to buy a lot of food to give to umpisahan mo sa yung schedule ng time na medyo tutulong kayo sa pagluluto or paglalaba or if you have pets, no, pwede kayo magpakain ng inyong pet, di ba? Mga ganun, mga simpleng bagay pero napakalaking halaga nun. Okay? Because it is care. Okay? Pag sinabi mong care, ay meron kang binibigay na pagmamahal. Okay? You care. Na nararamdaman mo nung masaya ang iyong puso. Okay? Dahil meron kang iniisip, hindi lang yung sarili mo. Okay? So, keep it up. Okay? Whether you're an adult or you're a child, take care of yourself. Take care of others. Okay? Let's move along. So, National Mental Health Week is a very, very special week, and at the same time it's supposed to be starting from birth. Okay, kailangan mula sa pagkapanganak hanggang sa paglilibing, kailangan ay maganda ang ating kaisipan, kailangan punong-puno tayo ng mga magagandang mga pangarap at magagandang pagkilos. Okay, sana all. Di ba? Sana all. Okay, so before I proceed, I would like the parents and the children, the teachers, to please write down the following numbers. Okay, we have a special National Center for Mental Health or NCMH, and they have a crisis hotline. Bakit? Kasi if you or someone you know will need help for their mental health, pwede ninyong tawagan ito. Okay, yung landline, no, meron kayong telepono na landline. 1553. Okay, walang bayad yan. Libre yan. Okay? At the same time, kung gumagamit naman kayo ng mga cellphone nyo, Globe or TM subscribers, ayan, no, kopyahin nyo. 0966-351-4518. Saka 0917-899-8727. Or SmartSun or TNT kayo. 0908-639-2672. Again, okay, this is for you to know that there is a group of people who will help you with your mental health concerns. And you can also share it with others. Okay? Dahil uso na ngayon, hindi lang dental health, hindi lang spiritual health, kailangan din ng mental health, no? Kailangan din alagaan ng ating kaisipan. Okay ba? Okay ba? Thumbs up ba tayo dyan? Apa. Oh, thank you so much. Okay, ano na kayo ha? Mga volunteers na kayo sa pagpapahalaga ng ating isip. Okay, ang sabi sa atin sa ating National Mental Health Standards, kailangan daw tayo mag-develop, no? Magpaunlad at mag-establish, no? Magtatag ng isang comprehensive, integrated, effective, efficient national mental health care system. Ibig sabihin, hindi lang yung basta parang think positive. Hindi ganun eh. Kailangan meron tayong mga paraan na talaga nating malalaman na mapapaunlad natin ang ating kaisipan. Okay? Yan ang gusto ng ating bayan, ng ating bansa.
So the development of a community-based mental health program framework and design standards and guidelines to roll out in 2020, binubuo yan. Okay, meron talagang komite, meron talagang grupo ng mga tao na nagmamahal sa atin, na gusto na lahat ng Pilipino, bata hanggang sa katandaan, ay magkaroon ng malusog na kaisipan. Okay? At meron akong mga isi-share sa inyo kung paano. Okay? Habang hinihintay natin na maglabas sila ng mga ganyang mga bagay na pwede natin gawin. For example, okay? Dear parents, ito ay karaniwan ninyong nararanasan. So, children, medyo maririnig ninyo kung ano yung mga damdamin ng ibang magulang, no? Siguro hindi yung inyong magulang, pero merong mga ibang magulang o ibang mga nakakatanda, no? Yung mga ate nyo, kuya nyo, na ganito yung nararanasan. Hindi na sila bata, pero ito yung nararanasan nila. Sabi ng isa, umiiyak ka sa gabi, no? Gabi-gabi umiiyak. But not because of love or na heartbroken ako sa isang tao. Mostly because of money, bills, responsibilities, family problem, sobrang bigat. Yung kahit emotionally and mentally hindi ka okay, kailangan mo pa rin kumangon para mag-work at makisama kahit toxic yung paligid. Kasama na dun yung minsan kine-question ko ang kakayahan ko. Minsan kasi parang kulang pa. At kahit anong gawin ko, sobrang kulang. Kita niyo yung puso? Umiiyak ko, di ba? Pero kahit umiiyak yung puso, yung isang puso, anong ginagawa? Anong ginagawa nun? Yun! Kinukomfort. Yes. So, yan. So, minsan, Thank you. Talaga naman nakaka-inspire naman kayong kausap. Kaya minsan, tayo yung umiiyak, di ba? Tayo yung nahihirapan. Pero meron at meron din nagko-comfort sa atin. So, minsan tayo yung naiyak. Minsan tayo naman yung nagko-comfort. Tayo naman yung nagbibigay ng care. Tayo yung dumadamay, no? Tayo yung nagbibigay ng halaga. So, palitan lang yan, no? Kung ikaw yung umiiyak, makakakuha ka ng kaibigan, makakakuha ka ng tao o mga tao o grupo na magpapatahan sa'yo, tutulong sa'yo, gagawa ng paraan para ikaw ay magkaroon ng mas magandang karanasan. Hindi ka maiiwan na parang ako na lang, wala na akong kasama sa buhay, wala akong kasama sa mundo. Hindi. Kasi nung ginawa tayo ng Panginoon, laging mayroon tayong kasama. Okay? So, tatanggapin natin, no? Dear parents, dear teachers, we accept the challenge of being so into the problem area, especially now during the pandemic, because that's reality, you know? When you have a good mental health system in your persona, you can face any problem because that's part of life. The problem that we have every day is part of life. And so we take on the challenge, okay? So maliwanag sana sa inyo, no? Lalo na sa mga bata, no? Okay lang umiyak. Okay lang masaktan. Okay lang na ma-frustrate, no? Yung parang, ay, bakit ganito, ganyan. Okay lang yun. Kasi part talaga yan ng pagsisikap natin na mabuhay. Okay? At laging mayroong ipapadala ang Diyos sa inyo na tutulong sa inyo. Nandyan yung parents nyo, nandyan yung mga friends nyo, lalo na yan ang mga teachers nyo. Kahit online yan, ako, love na love kayo niyan. Okay? At kami, kahit hindi pa tayo nagkikita ng personal, love namin kayo. Kaya nag-isip nga sila ng webinar sa inyo ngayon. Okay? So, okay lang ang kahirapan sa buhay kasi part yan ng buhay. So, dahil medyo mahirap at mahigpit ang ating mga pinagdadaanan, especially sa mga opportunities, sa mga finances, you know, hanap buhay, kung paano maitataguyod ang pamilya, saan kukuha ng kakainin, paano yung bayad sa bahay, sa kuryente, sa tubig, sa pag-aaral, at kung ano-ano pa. It's okay. Okay lang kung yung damit mo yun at yun din. Di ka na kailangan pumorma. No? Basta malinis, suot mo. Okay lang. Kung merong butas,
tahiin. Okay? Kung medyo maliit, ibigay mo sa mas maliit sa'yo. Tapos yung mas malaki sa'yo, sa'yo naman niya ibibigay ng damit niya. Okay lang yun. Tapos, yung telepono mo, basta tumutunog, nakakatanggap ng message, okay lang yun. Di ka kailangan maghangad ng, oh, sana yung telepono ko ganun. Okay lang yan. Hindi mo kailangan ng mga ganun klaseng telepono. Buy second-hand items. Yung mga ginamit na ng iba, pero mas magagamit mo kasi pinagbibili na nila. Okay lang yun. Kahit hindi brand new. Okay lang yun. To live in a simple home, basta malinis. Okay? Malinis yung bahay, may kaayusan, no? may pagkakaunawaan, nagtutulungan. Okay lang yan. So in short, children, parents, and especially dear teachers, now, during the pandemic, it's really okay to live a simple life. Okay? And the basic necessity at this time is to breathe. Huminga! Mga nasa hospital na COVID, bumibili pa sila ng hangin. Diba? Kailangan sila lagyan ng oxygen. Kasi yun ang pinakamahalaga sa buhay. Huminga. Huminga. Hiningahan tayo ng Diyos ng buhay. Kaya inaalagaan natin yun. Okay? So it's okay to live a simple life. Kaya tayo mga Pilipino nakakatuwa eh. Kasi pag medyo nahihirapan na tayo or napapagod tayo, tayo ay nagbubuntong ano? Nagbubuntong? Yes. Hiningi pa rin po. Okay. Ano mo? Sabay-sabay nga tayong magbuntong hininga. 1, 2, 3. Hi. Isa pa. Yung bonggang-bongga. 1, 2, 3. Hi. Ang dami mong modules na tinatapos. Napagod ka na. Anong gagawin mo? Magbuntong hininga. Ready, get set, go. Hi. Pwede rin yun, no? Okay, yan. So, hi. Sabi nga, mahalaga yan. Nakaka-relax ang pagbuntong hininga. Kaya pag may nagbubuntong hininga, hindi naman ibig sabihin nagre-reklamo. Gusto lang niya magpahinga. Hi. And tapos, go ulit. Tangal po sa pagod. Yes, tama-tama. So, di ba, ito, ganyan tayo, di ba? Pinapasaya natin yung ibang tao, di ba? Nagbibigay tayo sa kanila ng kaligayahan, tumutulong tayo. Pero pag gabi, parang medyo naisip mo na hindi na ako nakakalaro masyado sa labas. Or bakit may sakit yung ano ko, oo, di ba? Nalulungkot ka na parang kailan ba mababala si COVID? Parang, naku, paano ba yun? Walang trabaho yung nanay ko, yung tatay ko. Away sila. Or, naku, si mister ko. O, ay, si missis ko. Ay, si lola ko. Ay, si lolo ko. Ha! Parang lahat na yata ng mga problema sa gabi naiisip. Kaya, aayusin natin yan. Para hindi yung parang kunyari masaya, tapos simple lang malungkot. Na, aayusin natin yan. Kailangan steady lang. Pwede tayong magpasaya kahit na tayo ay may pinagdadaanan. At kahit tayo may pinagdadaanan, pwede rin tayo maging masaya. Kasi hindi naman lahat sa buhay natin ay may problema. Okay? Sample. Sino sa inyo ngayon ang nakakakita? Raise your hands. Oh, sino sa inyo ngayon ang nakakarinig? Oh. Sino sa inyo yung wingipin? Nakakanguya. Sino sa inyo yung nakakalunok? Oh, sino sa inyo yung nakakalakad? Nakakatalon? Nakakangiti? So lahat yan, blessing yan. Lahat yan ay pwede nating pag-isipin na bless the bless pala ako. So tingnan mo nga sa mata ang mama mo at saka papa mo kung nandyan. O kung ikaw, sabihin mo sa sarili mo, bless the bless pala ako. Bless the bless pala tayo. Diba? May kaibigan ka ba? Kahit isa, meron. Meron naman siguro. Marami po. Oo, marami. Ako. Okay. May teacher ka. Nagmamahal sa'yo, di ba? Thank you. Marami po. Opo, marami po. Marami. Ah, ang daming blessing pala. Oh, okay. So, children, no? Whenever you feel like
you are sad or you are tired, you just tell your parents, so mama, papa, nanay, tatay, or ano man ang tawag mo, ina, ama, sabi mo, parang malungkot ako ngayon kasi ganito, ganun, ganun. Okay lang yun, ikwento mo, wag mo sarilinin. Okay lang yun, okay? Kasi, eh, ganun talaga, nararamdaman mo yun eh. So, it's okay. So, with the parents, it's the same, no? Sabi mo, ay, alam mo, anak, pagod ako ngayon. Pero okay lang, love pa rin kita kahit pagod ako. O, anak, parang medyo very tight yung budget natin. So, ganito lang ang kakainin natin today. O, di tayo makakapasyal. Or ganyan-ganyan. Okay lang yun. Yeah? You accept the reality of life. Okay? So, ano ang mental health? Kailangan pag-isipan natin yung ano yung doable, no? Yung pwedeng gawin. Workable. Ibig sabihin, mahahanapan mo ng paraan. Possible na kung hindi man ngayon ay mayroong pagkakataon. So, those are the qualities of something that will need action on our part. Okay? Para sa buhay, kailangan uma-action. Kumikilos, may ginagawa. Okay lang naman mag-isip, okay lang naman na mag-wish, okay lang naman magplano. Sa kabila ng lahat ng pag-iisip, ng pag-wish, ng pagpaplano, kailangan tapatan siya ng pagkilos. Mayroon kang gagawin. Kunyari, wini-wish mo na magkaroon ka ng magandang ngipin. So, ano yung doable? Pwede ka namang mag-toothbrush. Workable. Kasi yung toothbrush mo, kahit hindi naman bago, gumagana pa. Possible, kasi meron ka namang tubig. Meron ka namang asin o toothpaste. So, magagawa mo ang isang bagay. Hanapin mo lang na ito ay doable, workable, possible. Huwag lang pala, isip lang ng isip. Maraming tao kasi dyan, ang gagaling mag-isip. Kailangan lang silang kumilos. Okay? Next. Madedelay ng konti ang mga pangarap, pero hindi mawawala. Hapit lang. So, if it's now, fine. If it's not now, it's okay. It will come. Okay? Parang ganun, umuulan. Nahirap magtuyo ng damit. Pero, konting panahon pa, sisikat din ang araw. So, di mo nakuha yung grade na gusto mo. Konting araw, makukuha mo rin yung grade na gusto mo. You're looking for a job, a better job, or you're looking for a better relationship. Maybe it's not yet now, but you keep on working on it because it will come. Okay? Lahat ng bagay ay may tamang panahon. So, walang health kung walang mental health. Sabihin, hindi natin kayang maging malusog kung yung nagpapatakbo ng ating buong sistema ay walang kalusugan. Kasi yung brain natin, no, yung utak natin, yung isip natin, yan ang nagpapagalaw sa ating buhay. Okay? Yan ang nagbibigay sa atin ng direksyon. Kaya kailangan alagaan ang ating pag-iisip. Alagaan yung utak mismo, the physical brain, at alagaan yung thought patterns o kung paan kailangan inaalagaan yun. So, paano yung alagaan mo yung brain? Hindi ka mauuntog. Okay? Kailangan huminga, kailangan ng brain ng oxygen eh. Inom ka ng tubig kasi sa tubig nakukuha ng brain yung oxygen. Huwag din kong magpa-stress. Huwag ka din magpa-stress. Okay? Huwag kong pag-stress. Para hindi mapagod ang brain. Very good. Alam na, naituro na to sa inyo. Oo. Okay. So, kailangan mental health. Very good, very good. So, ano raw ang kailangan natin gawin? So, nakalagay dito. Parang galing to sa page, no?
Kailangan self-care. Ayan, sabi niyo nga, huwag magpa-stress. Physical activity, galaw-galaw, kahit maliliit na exercise lang. O kaya, do your chores in the house. Help in the house, no? Maglinis, mag-ayos, mag-tinanghaman, yung maliit na labahin, no? Tulungan mo kapat mo, mga ganyan. Tapos, alam naman natin na hindi maganda ang pag-inom at paggawa ng drugs sa buhay natin, no? Kasi pagka uminom, nasisira yung ating internal organs, di ba? Yung kidney natin, yung liver natin, tapos yung dangerous drugs, nakakatuyo ng utak. So, lahat ng mga bisyo, hindi yun maganda. Hindi nakakatulong yun. Okay? So, kung gusto mo ng self-care, kailangan sariling disiplina. Okay? Kailangan alisin ang bisyo. Seek mental health services for psychosocial concerns. Okay? Yung mga telepono kanina, yung mga numero sa telepono, yun pwede ninyong gamitin para kung gusto nyo meron kayong kausapin tungkol sa, parang meron yata akong pinaproblema sa isip ko. Or parang gusto mong malaman kung paano ang gagawin ko sa ganitong sitwasyon, pwede kayong tumawag doon. Okay? Libre naman yun, wala yung bayad. Recognize knowledge, attitude, practice. So, kailangan na kung mayroong mga tao na mayroong kapansanan sa pag-iisip, katulad kanina, no, may sinabi na may cerebral palsy, mayroong kasing mga ahensya na tumutulong talaga sa mga tao na may cerebral palsy. Okay? Kaya, makipag-ugnayan kayo sa mga institusyon na nag-aalaga at mga expert, no, sa pag-aalaga ng tao na may cerebral palsy. Okay? Parang ganito, kung merong sakit sa puso, punta ka sa doktor sa puso. Ba? Kung merong sakit sa bituka, pupunta ka sa doktor na naggagamot ng bituka. So kung yung utak mismo, the brain itself needs to be cured, pupunta ka ngayon sa doktor, no? Anong tawag sa doktor na yon? Psychiatrist, neurologist, psychologist. Yes. So, tatlo yun, ha? Neurologist, psychiatrist, psychologist. Yan, sila yung doktor na para sa ating brain. Okay? Eh, yung doktor sa puso, anong tawag doon? Cardiologist. Cardiopuso. Okay? Okay, so tama-tama, no? So may mga doktor na nag-aalaga ng iba-ibang bahagi ng katawan natin, no? So, yun, pag sa brain, neurologist, psychologist, psychiatrist, okay? At nakakatulong din ang hindi mga doktor, no? Katulad ng counselor, teacher, parent, friend, no? Basta yung nakakabigay sa'yo ng kaliwanagan ng pag-iisip. Okay? So, dati, itong inverted pyramid, parang kanya-kanya lang pag-aalaga ng isip. Kung may problema ka, isolve mo. Okay? Ngayon, pahirap na pahirap yung sa taas, no? Pero ngayon, gusto na nating baliktarin, no? Kailangan yung buong society, yung buong lipunan, magtutulungan, no? Gobyerno, paaralan, no, ospital, no, yung komunidad, magtutulungan para lahat tayo magkaroon ng mental health. Okay? So, ano ba yung kabaliktaran ng health? Anong salita ang kabaliktaran ng health? Unhealthy, illness. Illness, unhealthy, tama. So, kung may mental health, kalusugan ng pag-iisip, meron din tinatawag na mental illness. So, ano ba itong mental illness, no? Kanina, mainit-init pa, no? Ito si Dr. Lillian G. Nagbigay siya ng lecture kanina sa amin. Tapos sa isip ko, naku, isama ko na nga ito kagad kasi malaking tulong, eh. So, parang sinabi, yung tao na yan may mental illness. Parang, oh, ano yung mental illness?
Ibig sabihin, yung mismong utak sa loob ng bungo, yan may sakit. No, parang yun, di ba, yung puso. Oh, na-atake siya sa puso. Ibig sabihin, yung mismong puso ay may sakit. So, kung yung puso may sakit, yung ngipin may sakit, minsan, yung utak mismo may sakit. No? So, dahil may sakit yung pinaka-utak sa loob, nagkakaroon siya ng problema sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pagkilos, sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pagtugon ginagawa niya araw-araw. No? Kaya, huwag mo sabihin na, tamad lang yan. Ay, magagalitin lang yan. Ay, ano talaga yan eh. Di marunong makasama. Oops, teka lang. Baka yung brain niya mismo sa loob ay mayroon palang sakit. So, kailangan magpatingin sa doktor sa isip. Okay? So, ano ba yun? Okay? Especially for our dear parents, no? What is happening with us in terms of mental health? Pag sabi mo kasing mental health, it's the sum total of all our life experiences. So, the children that you're taking care of now, they're actually working on all the experiences that they're having with you, primarily with you. Sabi nga nila, starting from the womb, no? Kung tanggap mo ba yung batang yan, simula pa nung pinaglihi. At babalik pa tayo sa masakalaan. Ikaw mismo, you know, dear parents and dear faculty, no? What has been your experience, your personal experience, when you were growing up? Until today, ito yung mga nararanasan mo. Kasi lahat ng nararanasan natin, no, mga bata, mga magulang, mga guro, lahat yan ay nag-iiwan ng mark sa atin. No? Pwedeng good, bad, and the ugly. So, maganda na nagkakaroon tayo ng personal journal. Okay? Yung sa araw-araw, inisip natin, ano bang magandang nangyari sa akin? Natuto ako ngayon. Uy, nakapaglaro ako, nakapag-share ako. Uy, nakaligo ako. Uy, na-celebrate namin yung birthday. Uy, nakatulog ako ng masaya. Uy, meron akong bagong friend. Or, uy, naka-jackpot ako. So, yan yung mga good, no? Ano naman yung bad? Lumakad ka sa labas, naiwan mo yung payong, nabasa ka tuloy ng ulan. Okay? Meron isang tao dun, parang sinichismis ka. Bad. O kaya merong tao doon na parang nainggit sa'yo. Diba? So may mga tao na parang ayaw kang tulungan. No? Nararamdaman mo na parang di ka nila gusto. Mga ganyan, no? Yun yung mga bad experiences. Yung ugly, ito yung talagang may ginawang masama sa'yo. Okay? Tawag nga natin doon, crime. Okay? So, lahat-lahat na nangyayari sa atin, no, nasasalamin. Kaya, makita nyo dito sa picture na to, merong isang tao, babae na nakaupo doon sa corner, tapos nakaharap, no, nakaharap yung salamin. Nakaharap yung salamin sa atin. Ibig sabihin, kung ano yung ugali niya, paano siya magsalita, paano siya kumilos, kung paano siya mag-decide sa buhay, yan ay reflection ng lahat ng nangyayari o nangyari sa kanya hanggang ngayon. At kung hindi man yun dahil sa experiences, ito ay dahil sa baka yung brain niya, yun mismong nasa loob na utak, ay may sakit. Okay? Kaya dalawang tinitignan. Yun mismong utak, kung kamusta, na pwedeng i-doktor, or ipa-doktor, or tingnan natin kung ano yung mga karanasan niya sa buhay. Kaya siya naging ganito sa ngayon. Okay? Parang ganito lang yan, children eh. Diba, naglalakad ka sa labas. Tapos may dumaan na kotse o may dumaan na tricycle, motor. Baha, mayroong tubig. Natalsikan ka ngayon ng putik. Anong pakiramdam nun? Bagong ligo ka pa naman. Tapos dumaan yung sasakyan, natalsikan. Ha? Maiinis. Diba? Hindi maganda yung... Hindi maganda yung mararamdaman mo. Kasi yung nangyari sa'yo, hindi maganda. So, gano'n, no? Pag meron tayong nararanasan na hindi maganda, kailangan alam din natin, bakit, ano ba yung nangyari? Kaya pala ako naiinis dahil ganito. Kaya pala ako nagalit dahil ganito.
kaya pala ako nalungkot dahil ganito. Okay? So maganda na alam natin kung bakit. Para maintindihan natin yung sarili natin. At maintindihan natin yung iba. Bakit ba siya ganun? Ano nangyari sa kanya? Ah, ganun pala. So, we become more understanding. We become more caring. Na, naku, kaya pala siya na nainis. Kasi tingnan mo naman, bagong ligo, bago yung damit niya, bagong suot. Tapos, naputikan dahil yung tricycle driver o yung motorista na yun, di man lang nadahan-dahan nung dumaan sa putik, di niya iniisip na matatalsikan niya ako ng putik. Diba? Kaya ganun. Okay? Kailangan natin maging totoo ano yung mga naramdaman natin sa ating mga karanasan. Or bakit napaka-positive ng taong to? Dahil ba wala siyang problema? Pwede. Eh, lagi siyang masaya. Pero pwede rin na kaya siya masaya kasi marunong na siyang humarap sa mga problema sa buhay. Okay? So, dear parents and faculty, some of our students are telling us, no, masakit ang ulo nila, pagod sila, or tayo mismo, not the kids, no, even us, masakit ang ulo natin, parang may ngalay yung ating panga, so, merong papalpitate, o yung siya natin, parang hindi maganda yung ano, tapos papawis ang kamay, ganyan, o kaya parang lahat na lang napapansin mo, o kaya hindi ka na nakakapagpahinga, parang bolder, no? Bolder, big yung shoulders mo. Bigat, no? Cramps. Nakain yung kuko, ganyan, no? Tapos yung legs, no? Parang laging nakilas na ganyan. Siguro, mental health, meron ka ding mga iniisip na nagiging problema para sa iyo. So, ganyang paraan lang lumalabas. Okay? So, ano ba yung dalawang kondisyon ng pag-iisip? Sabihin natin na parang kailangan ng tulong para magamot. Anxiety disorder at saka mood disorder. No? So, para sa mga bata, siguro parang, ay, ano daw yun, anxiety disorder? Yun yung parang hindi ka mapalagay. No? Yung parang hindi ka komportable. Yung parang, kailangan may paulit-ulit kang gawin, o madali kang magulat, or parang ang dami mong inaalala, no? Parang takot ka sa ganito, takot ka sa ganyan, no? Anxiety disorder yun. Tapos yung mood disorder, ito naman yung hindi ka na masaya. Minsan ang saya-saya mo, minsan lungkot-lungkot mo, paiba-iba, no? O kaya yung pag magpapasko, nalulungkot ka. Pero pag bakasyon, saya-saya mo, yung gano'n, ano? So, paano malalaman ito? Sa tulong ng mga mental health practitioners, no? Yung psychiatrist, yung psychologist, o yung mga counselors na prepared to help you. Okay? So, these are also happening to parents or teachers, actually to everyone. Okay? So, ano naman yung tinatawag nating psychosocial environment? Na kailangan din maintindihan natin sa mental health. Depression, anxiety, substance abuse, sexual abuse, violence, family problems, lahat yan ay psychosocial issues. Ibig sabihin, ito yung nangyayari sa ating karanasan, sa kapaligiran, na naaapektuhan ng ating pag-iisip. Okay? So, hindi mo lang sasabihin na, yung taong yan, mahirap pakisamahan. O yung taong yan, parang laging problemado. O itong taong to, mahina. No? Laging takot. O laging maatras. O wala siyang natatapos. Or parang mahirap siyang pakisamahan. Teka lang. Kasi baka yung kapaligiran niya, karanasan niya, o yung sarili niyang brain ay may problema. So, yan yung mga dahilan na kailangan nating malaman. No? Ano ba yung family problems? Nagkaroon ba ng pananakit sa pamilya? Nagkakaroon ba ng abuso, no, na sexual o sa pananalita or ginugutom ba kayo or sinasaktan ba kayo, tinatakot or substance abuse, no? Yun nga, umiinom, nagdroga. Okay? Nag-iossi, yung mga ganun, no? Nag-gambling, ay hindi na pala, hindi na substance yun, no? Vice na pala yung
anxiety, no? Yung para kasi yung walang kasiguraduhan. At saka depression. Yung parang hindi mo na maranasan yung pagiging masaya, no? Psychosocial issues, yung mga nakalibot sa iyo. No? So for example, no, yung lumabas ka ng bahay, bagong ligo ka, mabango ka, maayos ng damit mo, tapos yung kapaligiran mo naman panay putik. So agyan na lang na sagi ng putik pag may dumadaan. So kahit na ikaw gusto mo alagaan sarili mo, pero yung kapaligiran mo ay hindi naman ganoon. Talagang lagi kang maapektuhan. So the reason why we're talking about this is we really have to be integrated in our approach for mental health, that it's not only your personal drive, you know, to keep yourself good or to keep yourself positive and to keep yourself healthy. It has to be you in an environment, starting with your own way of thinking and with your immediate family members and your neighborhood and your community and in the world, no? Especially in the Philippines. I will not give examples. It might sound political, pero I think you know what I'm talking about, okay? So, what are the factors that influence mental health, no? Ano ba yung mga bagay-bagay na nakakabigay ng pagtingin natin kung kamusta ang ating pag-iisip? Biological, no? Ibig sabihin yung mismong isip natin, no? Sa pamilya ba natin, merong mga nagkasakit sa isip, no? Personal, okay? Paano ka mag-isip? Nag-aral ka ba ng mga bagay tungkol sa mga kinatatakutan mo para hindi ka matakot? Okay? Personal na yung gumagawa ka ba ng paraan para maintindihan mo kung ano nangyayari sa'yo? Okay? Or pinapabayaan mo na lang na hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa'yo? Physical environment, or yung mismo, meron ba kayong tamang pagkain, meron ba kayong tamang tulugan, meron ba kayong tamang mga kagawian sa bahay, no? Maayos ba? Safe ba kayo? Social environment, kung mapayapa ba yung mga kapitbahay mo, kayo ba ay nagtutulungan, okay? Walang mga magnanakaw, walang mga mananakit, no? So, yun yung social environment. Economic, yun nga, meron ba kayong sapat na pera para sa pagkain at sa mga bagay-bagay na kailangan na bayaran, okay? So, yan yung mga bagay na. Pag okay lahat yan, okay din ang iyong mental health. Okay? So, kung gusto natin magkaroon ng mental health, kailangan may check lahat yan. Okay yung biological, personal, physical, social, economic. Okay? Lahat yan ay contributor sa ating mental health. Kasi dati, pag sinabi mong problema, tinitingnan lang yung taong namang problema. Hindi nakikita yung kabuuan. Kailangan natin makita yung kabuuan. Okay? So, dear students, parents, and teachers, if you have questions later on, you can ask me about it. So, ito, malapit na tayong matapos, no? Taking care of yourself. Okay, paano? Alagaan ang sarili. Okay. Allow yourself to understand your emotions. Okay? Alamin mo, bakit ba ako natutuwa? Saan ako natutuwa? Bakit ako naiinis? Saan ako naiinis? Hindi sino, no? Kasi paiba-iba yung mga tao eh. Pero saan ako naiinis? Ah, naiinis pala ako pag ganito. Saan ka naging excited? Na parang, wow, gusto ko ito gawin, no? Saan ka naman na parang nalulungkot? So, alamin mo, unawain mo, kung ano yung mga nararamdaman mo. Alternate exercise with relaxation. Galaw-galaw, at the same time, pahinga rin naman. No? Seek support from family, friends, and colleagues. Okay? Huwag na silohin ang buhay. You know? Have people around you can trust. Na di naman bonggang-bonggang sasandalan mo yung taong yan para sa positivity sa buhay mo. It's just that you have a group of people, no? Na alam mo na pagka medyo kailangan mo ng assistance, eh, malalapitan mo sila. Okay? Siguro, ano lang, simpleng request o kung malaking tulong, at least alam mo na meron kang mga tao na mapapagkatiwalaan. At ikaw din, no? Be a person na pwede ka rin pagkatiwalaan. So all you have to say is, yes, tutulungan kita or
asensya na ngayon, hindi kita matutulungan. You really have to be also very open about it. Hindi yung, oh, tutulungan, pangako, yung pala, hindi naman, no? Papaasa. Hindi maganda yun. So, say yes if you have to say yes, say no if you have to say no. Or maybe not at this point or not in this manner, but I will help you in this way. Parang ganun. Okay? Tulong-tulong din pag may time. Then, eat balanced small meals at your normal times. Tama yung mga bata, no? Kailangan may sustansya yung kinakain natin, no? Sabi nga ng ating principal na walang junk food. Okay? Masarap ang lasa nun, pero wala naman yung halaga sa katawan natin. Nakakasira pa nga. Do not resort to alcohol, drugs, and overeating. Ako, lalo na sa adults, kasi may pambili na, no? Sana hindi ganyan ang ating gagawin. Structure your time and keep busy. Maganda kasi na mula sa pagising, hanggang sa umaga, tanghali, hapon, gabi, pagtulog. Alam natin kung paano yung tatakbo ng buhay natin para may kaayusan. Hindi yung pagising nakatunga nga, anong gagawin ko? Hindi ko alam. No? Kailangan medyo lagyan natin siya ng sistema na sa ganitong oras, siguro ganito gagawin ko. Maliligo ako siguro, o sa ganitong oras, magtitig ako halaman, sa ganito mag-aaral ako, sa ganito matutulog ako, sa ganito mag-games ako, sa ganito, ganyan-ganyan, no? Hanggang sa makatulog, magdadasal ako. Okay? Tapos, keep a journal. Yan. Gumawa ka ng listahan ng mga nararanasan mo. Kung hindi man araw-araw, at least, meron ka lang nailagay doon na, uy, ngayong araw na to, nakipaglaro ako sa aking kaibigan o nakipag-usap ako sa lolo ko o sa pinsan ko, mga ganyan. Okay? So, allow social distancing. Alam natin yan. Okay, yung mga sinishare ko, ito, nakita natin, no? Si Dr. Lillian Gee, no? Siya yung nag-research ng lahat ng mga sinasabi ko ngayon sa inyo, no? So, pagbigay tayo ng respeto, tanggapin natin yung mga tao kung sino man sila, okay? Tumulong tayo sa mga kaya nating tulungan within our small circle. Tapos, mag-aral pa tayo tungkol sa mental health, no? Kung paano natin mapapasog ang ating kaisipan aside from knowing kung kumakain ba tayo, nakakapagpahinga ba tayo, ano ba yung pinagdaanan natin, sino ba yung tumutulong sa atin, ano ba yung ginagawa natin araw-araw. Marami pang mga paraan, no? Para matulungan ang sarili sa mental health. Okay? So, ito yung second to the last na slide na to, no? Karamihan ng tanong is, normal ba na ako'y nag-aabala, namang problema sa COVID? How can I cope with uncertainty? Anong mangyayari? Worst case scenario, gagrabe pa ba ang sitwasyon? Manonood ba ako? Makikinig ba ako sa balita? Makakaya ko kaya to? Meron ba akong magagawa tungkol about it? Mag-isa lang ako sa bahay, wala akong kasama, wala akong kalaro, anong gagawin ko? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Paano yung lagi na lang ako nag-aalala? So instead of asking these questions na pabagsak ng pabagsak yung pakiramdam mo, ganito daw ang mas maganda nating itanong. Okay? Ano ang mga bagay na pinapasalamatan ko? Salamat po, Lord. May tubig. Nakainom ako ng tubig. Okay? Salamat po, Lord. Meron kami internet. Nakapag-webinar ako ngayon. Yung ganon, what are you grateful for? Salamat po, nakauwi na yung nanay ko, tatay ko. Salamat po, yung ganon, no? Be grateful, no? Bilangin daw natin. Tapos, who am I checking in on connecting with today? Sino naman yung kinakamusta mo? Kumustahin mo naman yung mga tao-tao na mahalaga sa'yo, no? Di naman kayo mahabang kwentuhan. Yung kamusta lang, hi, hello, paparamdam ka lang, no? Tapos, expectation of normal. No, hindi na ba pinipilit yung mga dating ginagawa natin kasi hindi na natin yun magagawa. So, ano na yung bagong mo mga gawain? Tapos, kamusta naman ako pag lumalabas? Uy, nakakawayan ko yung kapitbahay namin, etc. No? No. Nakakapag-sanitize ba ako ng kamay? Nagpa-mask ba ako? Nag-face shield ba ako? Paano ko inaalagaan yung katawan ko pag lumalabas na ako? Kung may virus man, paano ko makakaiwas sa virus? Okay? Paano? How am I moving my body today? No? Saan ko ba dinadala ang sarili ko? Sa
maayos na lugar o sa danger zone, no? Sabi ka, umiwas sa maraming tao, no? What beauty am I either creating, cultivating, or inviting into the... Ano ba yung pagpapaunlad at pagpapaganda ng katauhan ko o sarili ko ang ginagawa ko ngayon? So, children, no? Pag kayo nag-aaral mabuti, kahit medyo mahirap, pinapaganda ninyo ang inyong buhay. Meron kayong natututunan. Kahit hindi lahat, at least meron kang natutunan sa araw na ito. So, limit your news about corona. Basta careful lang kayo. Huwag lagi nakatutok sa social media. Siyempre, wash your hands. No? Stay connected with people and avoid burnout. Huwag masyadong pagurin ang sarili. So, ito nga ang pinakahuling slide. Katulad na isang sanggol na natututo palang lumakad, lagi yang madadapa, no? Lagi yang matutumba. Pero, tuloy lang dahil makakatayo ka rin at makakalakad ka rin. So, that's what's happening to us now, no? Hindi natin alam kung paano i-approach ang lahat ng bagay, pero we just keep on doing what we can. And then, if we learn something from our experience, we become better. And that will keep our mental health healthy and healthier and healthiest as we go along our life. Do not give up! Correct ka dyan. Keep on going. No? Stay calm and stay healthy. At dahil dyan, nagpapasalamat ako sa inyo. And thank you for inviting me. I hope na kahit paano meron akong naitulong or na-share sa inyo. Salamat mga kabataan! Salamat sa inyong participation. Speaker will be pleased to answer them. Okay, so now you can ask questions sa ating speaker. Okay, wala pong magtatanong. Okay, ma'am, so ibig sabihin naintindihan nila. Alright, so I think naintindihan nila ang iyong discussion, ma'am. Thank you so much. So now let's proceed to the awarding of the certificate. Yeah, okay, let me read the citation. Department of Education, National Capital Region, Division of Makati, District 3, Bangkal Elementary School 1, Certificate of Recognition to Mary Ann T. Raffles, Registered Guidance Counselor, in grateful acknowledgement and sincere appreciation for invaluable service rendered as resource speaker during the school-based virtual celebration of the World Mental Health Day and National Mental Health Week with the theme Mental Health Care for All, Let's Make It a Reality. Okay, given this distinct day of October 2021 at Bangkal Elementary School 1 via Google Meet. Signed, OIC Principal Charlene O. Ohomna. Congratulations. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. To email by Ma'am. Yes, thank you so much. Okay, thank you, ma'am. All right. Thank you very much. Okay, thank you po. All right, so now let's proceed to for our closing remarks. May call on our lovely Master Teacher 1. No other than Miss Arlene L. Diasis. A round of applause, please. Hello, kids. Hello. Hello po, ma'am. Hello po, ma'am. Hello po, ma'am. Ayan, di ba? Napaka-productive ng ating hapon. Hello po, ma'am. Okay, so, hello po. So, normal ang makaramdam ng pangangamba at pag-aalala sa panahon ngayon. Nakakabawas na pagpapahala at ang pagbabahagi ng iyong nararamdaman. Sabi nga doon sa ating napakinggan kay Ma'am Raffles,
ang pahinga at sapat na tulog, maging ang sustansyang pagkain, gawain physical at pakikipag-ugnayan sa iyong mga mahal sa buhay. Sa gitna ng mga experiences na ito ay makakatulong, malaking tulong daw ito upang magkaroon tayo ng positibong mental health. Ayan. So, kung mayroon daw na ano, may kakilala ka na nakakaramdam ng anxiety, depression, okay, o merong ano, nawawalan ng pag-asa at pinag-iisipang saktan ng sarili, kausapin siya, di ba? Dahil ang pakikipag-usap ay nakakatulong sa mga taong may pinagdadaanan sa krisis na ito. Dapat iproseso daw yun. Okay. Yung kanilang saloobin upang mapawi ang stress. O ikaw mismo, nakakaranas ito. Ayan, so, seek professional help. Okay. So, huwag natayin na sapitin pa yung mag-ano ka talaga, yung magkaroon ng breakdown, di ba? Ayan. So, ano yung ano natin dito? Key away o yung take away, yung key message dito sa ating napakinggan sa hapon na ito. So, sa simula pa lang, narinig na natin yung salitang self-care, di ba? Mga bata and dear parents. So, yung self-care is how you take care your power back. Okay, that is the spirit. Tandaan po natin yan. So, when we treat ourselves, okay, so let us treat ourselves with love, care, and respect. Nobody will treat us bad. So, it is indeed our superpower. Ayan, so sa ngala ng ating paaralan, Bangkal Elementary School 1, maraming salamat po sa mga taong responsable sa webinar natin sa hapon na ito. Sa ating punong guro, Ginang Charlene Oohomna, kay Ginang Rio Angela C. Paseño, na punong abala sa week-long celebration natin ng ating mental health, kay Ginang Mary Grace Sarmento, yan ang WINS coordinator, kanina naman ang ating coordinator ng DRRM, coordinator natin si Ma'am Paseño. Okay. Maraming salamat din kay Binibining Bessica Lubay as our very lively host at sa lahat ng mga teachers ng Bangkal Elementary School 1. At syempre sa inyo, dear parents and kids, sa pagdalo sa hapon na ito. Okay, so maraming salamat sa inyo at isang magandang hapon po muli sa ating lahat. Okay, thank you so much, Ma'am Diaz, Miss. Okay, so once again, thank you very much, Miss Marianne, for giving us much clear understanding about the mental health. All right, so this concludes the webinar. On behalf of Bangkal Elementary School 1, thank you for attending. And I hope we or you have learned and enjoyed this event. Okay, so with that, good God bless and stay safe. Bye po. Thank you. Bye po. Thank you. Bye po. Bye po. Bye po. Bye po. Oh,
Picture po tayo. A picture. Picture attendance picture. Yan. Yan. Last shot. Uy, sama mo naman ako, Tol. Saan ka ba dyan? Walang ano. Saan yung background? Okay. Ayan. Sama ako. Ma'am, let's screenshot po na po. Okay, open your camera for screenshot. Kunti natin, 15 na tayo. Ma'am, thank you. Na-screenshot ko na po kanina po po. Habang nagtutok po kayo, ma'am. Hi, thank you so much. Ma'am Mary Ann, thank you so much po. Thank you so much. You may now leave the classroom, kids. Yes.